sa atin ng mga teams because this draft is brought to us by Smart. Here we go. Onyx Philippines, losing streak sila lately. Losing streak, I mean, sila lately. And one time, nakakuha rin sila ng Omega pala yung nanalo na yun. Pero hindi rin naging maganda yung parang consistency nila dito. Yes, tama ba ako? Parang seesaw ang nangyari dito sa Onyx. Oh, yeah, and last time na sinubukan nilang mag-pull off, like for example, kay Kyrie na nilagay nila for Alapu-Lapu, and yun din yung yung time na pagbabalik ni Iyakno kasi last week, it was Marky who was actually playing under the Golden, of course, ng Onyx PH. Meanwhile, for Next Play Esports, sila naman yung nakakakuha ng magandang tirada dito sa ating liga. Yeah. And looking at the bands ngayon, dito Manjin with a PNK, Rafaela, and Uranus, medyo may specific target sila rito sa mga members ng Onyx PH. Ang gusto ko nabanggit mo dito is yung NXP kasi para bang after the first 4 weeks ay nakapag-reset sila. Same storyline as Season 6 kung saan nakakabawi sila sa mga nakatalo sa kanila. And yeah, right now, mukhang naaral nila dito ang Onyx dahil nga specific ang mga bandito. Popal and Kupa, Rafaela and Uranus, sabay nakaw sila dito ng Matilda. Anong thoughts mo dito, Rob? My thought about this, mas magiging, yung pagka pumipili kasi ng Matilda, there's two ways. Mm-hmm. Yung ginawa ng Signal Ultra kanina, wherein they pick an Estes, pero hindi kasi natin nakikita yung ganong klase ng playstyle with Next Play Esports. Mas mahilig sila yung mga run and gun, yung talagang sumasabay sa mga team fight. And of course, pagka nagagamit pa ni Yawi yung kanyang Akai. And looking at the bootcamp ngayon, so looks like Renjay was still not... Hindi pa rin kasama. I'm expecting yung mga hero na ibibigay sa kanya dito ni Coach Doggy is some umiikot sa it's either a Cho, a Claude on the side lane, wherein yun yung mga tipo ng in terms of communication, hindi mo kailangan manduhan. Yeah, okay lang kahit nasa gilid lang muna. Ang ganda na binanggit mo dito yung Cho ni Renny J dahil naging successful to yesterday. Uulitin ko para sa mga nanonood ngayon na mga nagtatanong, pasok na ba NXP? Pasok na ba NXP? Ito lang ang condition. Kapag nakakuha sila ngayon ng 2-0 against Onyx Philippines para 3 points, shoot na sila sa playoffs. Yun ang condition. Meanwhile, yung Onyx naman still fighting for the upper bracket na slot doon naman sa group A. So both of the teams, syempre importante itong laban na to. And moving on, Rob Luna, nako, dalawang fighter na nasa side dito ng NXP. Meanwhile, Barats and Benedetta and Kagura, successful heroes para sa Onyx. Yes, and nakita natin to with the second series in between Execration and Signal Ultra. Kung kanino yung Barats, most of the time, yun yung nananalo. And even with the Benedetta, that could be able to use as a jungler. Pwede mo rin ilagay sa side lane mo wherein you can definitely cut lanes and giving you really lead or rather a chance na makapag-invade sa kalaban nyo. And nakita natin to with Eto Max kanina, itong Kagura works wonders para sa team ng Execration. Pero ito titignan mo rito for Next Play Esports. Ito yung dalawang comfort pick. James on Di Paquito, Renny J na mention natin kanina, ang Cho your and Exhort might be the one to use the Matilda as their mid. So the question is, ano ang magiging hero ni Yawi at ni H2? Binan na ngayon dito ng Onyx ang Ling ni H2O. Okay, so sabi dito ng Onyx, bukod sa Ling and bukod dun sa Ling ni H2O, baba na rin natin yung hero ni Yawi. Binanggit mo na, kakabanggit mo lang, ano ngayon ang hero ni Yawi na nagpapakitang gilas talaga lately doon sa mga tanks like yung Akai, yung Kufra. So ngayon, yung Onyx din kasi, kung titignan mo yung lineup nila, wala pa rin din silang specific tank dito. So in terms of Jay and Yawi matchup ba, ano nakikita mo dyan, Rob? Ang nakikita ko dito, Manjin, is itong Cho na to is still a possibility na gamitin ni Yawi. Pa rin. Oo, kasi kung iisipin mo, kung kukuha pa sila ng isang tank dito, tapos ano ang magiging hero dito ni H2? Claude is a big possibility, a Roger, pero kukulangin sila sa raw damage. Totoo, parang mabibitin eh, no? Kasi parang puro sustain ang meron ngayon sa NXP. Meanwhile, Onyx, ang sakit ng kanilang burst down with the Kagura, the Benedetta, and syempre yung Barats na masakit na din. So now, nasa second phase na tayo. Rob Luna, hinihintay natin dito ay heroes ni Jay
end ni Iyakno. Meanwhile, H2O naman para sa next play. Ang iniisip ko dito a Granger could be a big possibility pa since open pa siya dito. Pwedeng squeeze in yan Onyx PH or rather a Lancelot. Oh. It's also a good pick for Hate. Pero ang pinili nila rito is a deny pick para kay Yowie. Nakaw para dito sa Onyx pero since nabanggit mo na nga may show na yes. Dito ang NXP. So okay lang yan. And we're waiting right now for the another side lane for the side of next play na tatapat dito sa Barats or probably sa Benedetta kasi hindi din natin alam kung ang Benedetta na to ay flexible pick ba sa side ng Onyx. Pwede ring maging jungler and dito nagme-make sense yung pag-ban ng Lunox ng Onyx PH sa kanilang final ban kasi pwede pa rin laruin ng next play esports yung mga hero nila. Itong Matilda, you could push him to the post 5 and pwede mong ilipat yung Lunox on as a mid para pwede mag-farm and isa rin yun sa magiging sagot mo sa mga tanky heroes ng Onyx PH katulad ng Barats and even this Akai. Kaya siguro binan yun ng Onyx, no? Tatanggalin mo na lang yung mga pwedeng heroes dito ni Exort. So yeah, there you go. H2O is going to use the Yishun Shin. Meanwhile, that is the Harit for the side lane na pwedeng mapunta kay Renny J. Meanwhile, classic Esmeralda para sa Onyx. Rob Luna, meron tayong mga cherries. Last time ng season 3 pa ng Esmeralda ang kadalasang sagot sa isang Harit and hindi nag-atubili itong Onyx na piliin tong Esmeralda after the Harit and the Yishun Shin. Expected ba tong Harit na to? Oh my, pwede mo i-expect. Kaso nga lang kasi ang magiging mahirap dito for the side of next play is that they're natural na magbe-build ng Necklace of Durance gonna be Exort on the Matilda and the Soul Bloom scattered yung damage niya eh. And you wouldn't want to have the Necklace of Durance on the Harit agad-agad unless it's a fourth item. Kasi magbibuild yan ng Feather of Heaven, Calamity Reaper, and probably a Holy Crystal para mas masakit yung mga Chrono Dash niya and Synchro Friction. So, it's gonna be tricky, lalo na heavily sustained ang lineup ng Onyx PH. So, magiging dependent pa rin talaga sa itemization and sa execution ng ating a game. Next play esports versus Onyx PH. Parehas nangangailangan ng puntos para ma-secure na talaga ang kanilang momentum pagdating sa ating playoffs. MPL Philippines Season 7 is under the regulation and the supervision of the Games and Amusement Board. Tignan natin ngayon ang mangyayaring rotation at matchups. Dito, Rob Luna, ayan na ang Vintage Iyakno box out. Yes. Sa top lane, pare. Ang magiging tricky dito, Manjin, is itong next play. They are the one to set the tempo. They have this Yowie on the show na, pag nag-reach ng level 4, definitely a good pick-off for the Way of the Dragon. Pero ang kakakailangan niya lang gawin dito ay mag-provide muna. Well, kita mo yun. Iyakno almost half HP and Renny J with the help. Pero binabanggit mo kailangan niya lang maggawin dito ay mag-provide muna ng vision. Yes. Tama ba? Oo. Vision lang up to the point na ma-secure na rito ni H2O yung kanyang level 4 para may Mountain Shocker na sila. Doon nila makukuha yung yung early presence na gusto ng next play esport and potentially get the first objective yung turtle. At mukhang ginagawa nga yon ni Yowie na nakita nga natin actually ng mga past few games niya na nagiging effective itong mga sipa niya with the Cho, no? I mean, ito yung naging successful hero ng NXP. And I think since halos lahat kasi sila nag-cho-cho, kabisado nila kung kailan masisipa eh. Oo. So ngayon kailangan mag-ingat ng Onyx dahil mind you, si Jay ay isang Cho user din, Rob Luna. So meaning, alam niya kung paano ang magiging rotation dito ng NXP. Pero so far, mas nagiging maganda yung ikot ngayon dito ng NXP. Given that si H2O, nakakuha siya ng isang jungle minion from the side of Onyx PH. And look at the position on the map ngayon, Manjin. Naka-ready na ngayon ang tropa natin from NXP to secure the first turtle. Yeah, napaaga yung pasok nila dito sa bush, no? As James will try to poke out Jay. Ito pa yung maganda dyan. Pag Yishun Shin, mabilis talagang kumuha ng objectives. Ito na ata ang first team fight dahil may kagat na mangyayari dito kay Dlar. But look at that Exort. Of course, with the Flying Matilda, will take down a hero doon sa baba as Dlar will try to get down, will try to put down James. And that is going to be a 2-for-1 exchange in favor of NXP. Pero Yowie,
Pulado, Iacnu will also pop the Purify para sana umabot, pero hindi. Lamang sa trade ang NXP, pare. Lamang na lamang sila doon sa trade. And even Exhort, sinone out niya yung Akai na nagamit na yung Flicker palayo doon sa may turtle na yun. And na-secure pa ni H2O. So sunod-sunod na mga objective ang napunta rito for the side of NXP. Yun nga lang, namatayan sila doon ng isa. Pero okay lang yun. Even kahit namatay si James Tom, bawing-bawi pa rin ang NXP. Yeah, yung isa sa mga nakapatay doon, Rob Luna, ay si Exhort. At gusto ko itang tanongin dito, pare. Siyempre, may pitas na magaganap dito sa top lane. Sige. Pero may interesting match-up din tayong nakikita dito. We have Kairi, the future, laban kay Exhort dito on the mage battle. Ako nai-excite ako makita to eh. Parang Exhort with the experience. And Kairi, look at this, holding the line dito sa gitna. Hindi pa natin masyado mararamdaman dito yung Kagura as we are still on the early stages of the game. Kagura medyo scaling siya in a way na kaya niyang alaki ng impact niya on certain team fights, pero as early na yung mga first 13, hindi pa ganun kalakas yung kanyang impact dahil hindi naman masyado pa nagsasama-sama dito ang mga members ng kalaban niyo. Pero look at James! And mukhang magandang magiging pick-off dito sa baba. Tuloy-tuloy ang pag-pick off dito ng side ng NXP. Given the fact na ito nga binanggit mo eh, meron silang show. Meron silang taga-set ng tempo. And perfect kasi to kapag ganito yung nangyari sa show ninyo, yung meron kayo na isa-isa. So yeah, dead lane para dito sa baba. Hindi pa naman tapos kasi kaya pa namang ma-reset to ng Onyx. Pero crucial yun ha, kasi that was the Barrett's. Yes, the Barrett's na ini-expect natin na talagang magiging makunat. Look at Iacno, medyo lumipat tayo dito, man. G-Turtle na naman for H2. There you go, kalahati ang buhay dito ni Yawi at Chai na wala. 12 seconds down, pero sabi ni H2 ako pa rin makakuha ng Turtle as Hate will dash out of that situation. Another Turtle take for NXP. Pero nakakabawi ng kill dito ang Onyx. So, ibig sabihin ba nito, Rob Luna, in terms of lineup, palag-palag ang Onyx. Well, pumapalag sila, pwede nating sabihin nyo. Pero ang mas nakakakuha ng magandang trade, it's just still gonna be next play. Look, kung mapapansin mo doon, hindi na nga sinubukan ni H2 na tulungan si Yawi. Talaga, kinuha niya na lang muna yung turtle. After that, disengage. Yeah, Rob Luna, may napansin ako sa items. Si Renny J nakakuha dito ng dalawang Azure Blade. Well, dalawa yung kamay ni Harit eh. Dalawang espada talaga. Hindi mo lang yung nakikita. Pero kasi, in terms of itemization, maganda talaga yan. Kasi pwede kang mag-build ng Calamity Reaper, pero mamaya na yan, yung Circling Eagle kay Iacnu. Oh my God, another team fight dito sa top lane. Yawi, sinalo niya yung buong final blow, but the damage was not enough as Kairi will try to poke them out with the flame shot. And still, Yawi will survive. Onyx Philippines trying their best to at least ma-delay ang NXP dito sa snowball na gusto nilang gawin. Yes, nadidelay nila. Onyx PH, kung papansin niyo rito mga kaibigan, hindi nalalayo ang lamang. Given na dalawang turtle na ang nasi-secure dito ng next play, pantay na pantay pa rin dito ang goal. This only shows na sumasabay pa rin ang Onyx PH, pero hindi nila kailangan patuloy-tuloy yung ganitong nangyayari kasi as the game drags by, nagkakaroon na ng item dito yung mga damage dealer ng next play katulad ni Renny J. Oo nga, na dalawa yung Azure Blade na binanggit mo nga, pwede mong i-option kagad as Calamity Reaper at Thunderbelt. Thunderbelt, and most of the time yon ang nagiging build ni Renny J. Additional true damage. Not only that, may slow din nakasama ang unique passive ng isang Thunderbelt. Ngayon ko lang yun nakita, Rob Luna, no? So only mana para dito kay Renny J. Meanwhile, Enchanted Talisman naman si Iacnu dito, sabay malapit na rin mabuo ang BOD ni Hate. So yeah, even though, yeah, tama ka, no, na hindi naman nadidelay masyado ang NXP, parang sumasabay pa rin naman ang Onyx. Kasi yung mga trade na nakukuha ng NXP dito, pa isa-isa lang. Yes, definitely, pa isa-isa. Pero kailangan mag-ingat pa rin dito ng NXP. Pero yun na, sipa doon sa Dinosaur ni Delar. Ang kunat ng Dinosaur, pero naipit doon si James. Kumagat yung Dinosaur dito, pero sabi ni H2O, teka lang, hindi ako pwede magpadiila sa'yo dahil makakawala siya. Pero Onyx ka makakuha ng isang libreng kill. Yun yung Summon Force papunta dito kay Iacnu mula kay Renny J. And this time,
Onyx Philippines will win the trade, Rob Luna, para doon sa third turtle. Interesting na lahat ng turtle dito may team fight. Yes, kailangan magingat din dito ng Next Play Esport as this game medyo na nakukuha na ng Onyx PH. Nakakasabay na sila. Sinubukan nilang i-pick off doon si Dilar, pero yung damage ng NXP hindi pa ganun ka-enough. Medyo sumablay doon si Iyakno, pero going back man, Jin, itong Esmeralda na to, pwede ito ang maging susi ng Onyx PH. Yeah, oh my glove, the spider senses, ladies and gentlemen, nagtingle dito. Pero sabi ni Awi, ako naman, yon yung combo. Pero sabi ni Jay Kapisado, ko yan, marunong din naman ako mag-show, yum, 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 inert, inert, si H2O Nidlar. At pinasag ang kanya mukha doon sa may bato. H2O is now 20 seconds down. Oh. Nice pick off para sa Onyx Philippines. Ganda ng target dito ng Onyx PH. Nung nag-traceless papasok doon si H2, dinito nas welcome siya kaagad dito ni Dilar. Now James dito sa may bottom lane. Pero ito ngayon man, Jin, sumasabay ang Onyx PH. Yeah. At ang magiging mahirap dito for the side of NXP, pag sobrang sustainable na ng Onyx, mahihirapan na silang mag-focus target. Parang yun yung naging main target ng Onyx dito, no? Yun yung naging main plan nila, ma-out-sustain. Magpakuna. Oo, itong gustong gawin ng NXP. And man, yung outplay na ginawa nila, Jay flicker out, Clark agat. Ang daming nangyayaring trades dito na akala natin lamang ang NXP, pero hindi eh. Unti-unting napupunta sa Onyx. Yes, and I like the first item ni Yawi. Binuo niya kagad yung brute force plate. Sasabay siya with either the magic or the physical na pwedeng i-feel ng Onyx PH, plus a movement speed as well. Pero look at Exhort. Okay, tamang chill muna as Yawi will pop the kick. Pero sabi ni Dlar, meron akong flicker out. Jay comes in with the backup, pero hindi sapat. But look at this! Ying Yang overturn mula kay Kyrie. Napalate ata si Hate. Oh! Hate is late. What a turnout of events, Manjin. Hindi na pinansin ni H2. Sinecure niya na muna dun yung turtle. Given that Iyakno, wala siya dun sa mismong teamfight. Ngayon, sa kanya nakamata ngayon ng NXP. Pero kung papansinin mo dun, ha, kahit yung si Dilar with the Barats, hindi nagdadalawang isip sila Yawi na sipain siya agad. Oo, so may ganun pa rin. So this is an interesting matchup, Rob Luna. Kasi kung isipin mo, round 1, yun yung mga pwede natin gawing turtle. Eh. Meron tayong turtle rounds na tinatawag, na tuloy-tuloy yung pagsapak nitong dalawang teams na to. Kumbaga, pag nakashoot ka ng 3, yung isa-shoot din ng 3. Oo. Ganun na ganun yung nangyayari, Rob Luna. Lahat-lahat talaga na enable dito for the side of Next Play Esport. Even si Exhort with this Matilda, buo na rin yung kanyang Durance. One of the reason kung bakit hindi rin nakakapag-sustain dito sila Iyakno and as well with the Barats dito ni Dilar. Nasasabayan sila ngayon dito ng NXP. Oo, sabay-sabay talaga. At another sipa na naman para kay Awi. Actually, tama kayo, nakakasabay NXP, pero ganun din yung Onyx eh. Mm-hmm. Hindi, literal na parehas lamang kung iisipin mo. Oo. Kasi hindi man lang tumaas sa 1K, yung kalamangan eh. Well, ngayon lang. Pero kanina pa, dikit eh. Mm-hmm. Ngayon, parang ang nangyayari, yung Onyx yung nagiging, parang sila yung nabibait dito sa side ng NXP. Sa akong papansin ni Moy, may mga ilang attempt na rin coming from Onyx PH, specifically with the Hurricane Dance ni Jay na hindi sila nakaka-pin down and looks like Iyakno na pick off pa siya sa top lane. Oh my! Yun yung mga crucial moment kasi may mga nakukuwang libreng ganon. Ang NXP at mukhang libre na naman ata to. Sabi ni Yawi, wala siyang pake, no? Kahit dinosaur yung sinisipa niya. Dahil wala siya dito, tinamaan yung dalawa. Yung overturn para kina Exhort dito. Nice attempt mula dito kay Kyrie. As, again, NXP. Oh! Sasabihin ko pa lang sana magsusurvive. But Kyrie for 3 points. Sa pool shoot ng flame shot si Exhort. And munti ka na, alam mo, nandun na sila sa point na pwede na silang mag-try na mag-lord kung kumpleto sila doon since nakakuha naman sila ng pick-up from Iyakno. Kaso, Kyrie, time and time again with this flame shot, hindi kailangan ng tiririt, kayang-kayang sumargo. Kayang-kaya talaga. Wala na nga ano eh, wala na nga yung panglinis nung ano eh, nung pangsargo eh. Yung ano, yung parang inaano dun sa, yung pantisa. Oo, wow. Kyrie once again showing off his mage abilities and his abilities in total para dito sa ating game. It's still an even ball game. Rob Luna, basag lang yung side dito ng Onyx sa top. Pero kung titignan mo yung bottom lane, basag din ang NXP. So it's gonna be, parang it's gonna be dependent pa rin sa
sino bang mauuna. Yes, kung sino bang mauuna. Pero in terms of pick-off, tingin ko mas makakalamang dito yung Next Play Esports. Nakita natin yon with the initiation coming from Yawi. Sobrang na synchronized sila ni Exhort. Once na nagsisimula pa lang, I mean, mid-air, na nasipa ni Yawi, nakaredy na kagad doon si Exhort. It's either the circling eagle or yung soul bloom niya nakakasa na agad. Grabe, no? May ganong connection, no? Si Yawi at si Exhort dito na actually, tinatapatan ni Jay and ni Dlare. Oo. Parang Jay and Lar ang nangyari. Tapos yung ginagawa naman ni Kyrie, gigit na lang. Di ba? Ang nagiging problema lang dito for the side of Onyx is yung pin down, the Hurricane Dance, may part na nakakapag-show off lang siya. Pero there is also a part that the Kyrie with this Kagura, pero mamaya na yan, Manjin, kalahati na ang buhay ng Lord. Yep. Tama ka. As both of the teams having the Lord Dance, ito na ata ang simula. Yun na yung kagat mula dito kay Dlar. The burst is real. Nawala na ngayon si James. Iyak mo nandito sa batang gitna. Popping the second skill. Pero si Exhort papapapasok mag-isa dito. The purple is going to be there as Renny J will pick off Hate. 1-for-1 exchange. Oh. It turns out na kahit papano nas maganda yung naging exchange for the side of NXP since jungler yung nakuha nila against Onyx PH. Pero nakikita rin natin yung burst potential na manggagaling from Onyx whenever they have that Tetonas welcome from Dlar. Oo, wala pa naman masyado mangyayari dito as both of the teams baiting out the Lord. Pero yun na, pinop yung Zaman Force. Ultimate mula dito kay Iyakbo. Pero tama ka, Rob Luna. The Hurricane Dance ni Jay dito ay hindi nakakuha ng magandang pin down. Nakwestuhan siya doon ni H2O. Natulak niya, oo, pero hindi niya naipit. Ngayon, may potential na Lord take ngayon ng NXP. Yung flame shot ngayon ni Kyrie hindi tumama. Naharangan, oh my. Onyx Philippines trying their best to get that Lord. Pero sabi ng NXP, hindi pwede. Knowing na wala din si Hate, sabi nila libre na itong Lord attempt na to. Tama ka, Rob Luna, ganoon ka-risky ang Akai plays talaga. Risky, risky kung iisipin mo. Pero most of the time, Onyx PH, hindi sila lumalaban ng lima. Kadalasan si Iyakno nakahiwalay pa. Oo. Pero it's like a slight of miscommunication. Pero ngayon, NXP, mukhang gusto nilang magbasag dito ng mga outer turrets ng Onyx PH. Kailangan na bang iban itong Chopik? Kuya Rob, ang daming nangyayaring good initiations para dito sa side ng NXP. And now they're moving towards the top lane. Onyx Philippines will just defend this. Let's try and see kung kaya pa kayang ipush to ng NXP. Bakit ganito yung nangyari, Rob, no? Parang siso talaga yung nangyari. Siso talaga. Pero dito natin makikita yung lakas pa rin ng Onyx PH. Kaya nilang dumepensa to. But look at Renny J. Mukhang hindi na siya patumpik-tumpik dito. Gusto nang magbasag kagad. Oh, ito na ata yung inahanap nila na lockdown mula dito sa Akai. But H2O will manage to get one doon sa top lane. Off-cam kill. Kaya niya pa kaya yung Esmeralda dito. Isa lang ang nawala sa NXP this time. And si Hate, hindi naging maganda yung kanyang Benedetta dito, pare. Parang na-shutdown ang tuluyan. Na-shutdown talaga dito. Hindi niya mapuntahan yung mga squishy lineup dito. Kasi ang ginagawa rito ng next play, sila mismo yung nag-i-engage. Kahit sabihin na natin makaipit dito si Jay, pero pumapasok naman dito sila rin ni Jay sa likod with the Zaman Force. So, manadidisrupt din yung buong formation ng Onyx PH. Yun nga eh. To the point na hindi sila makakuha ng magandang team fight. Dahil laging shoot ang NXP pagdating sa kick, pagdating doon sa Circling Eagle, pagdating doon sa Zaman Force, ang taas ng kanilang sustain, Rob Luna. Saka yung build din dito ni Hate, it's slightly damaged. Naka-damage talaga siya rito. Hindi siya yung mga usual na nag-build with a brute force plate. Pero ito na, another sipa na magagaling kay Yawi. Wala pa namang masyadong mamamatay doon, Rob, dahil nga makunat pa rin talaga ang Barats. Pero yeah, going back to the itemization dito, hirap talaga si Hate, eh, di ba? Hindi siya makasustain sa mismong team fight given, yes, meron kang damage from the BOD, Bloodless Axe, Raptor Machete, pero kakabuild niya lang ng Athena Shield. Mm-hmm. Even yung mga Soul Bloom dito ni Exhort, talagang nasasaktan si Benedetta. Yeah, lalo na't naka-Dorans kagad si Exhort dito. And mind you, isang death lang ang meron si Exhort. 15 minutes is the game time.
nag-freeze lane na lang muna ang NXP. Kung ikaw ang Onyx, pare, paano ka makakabalik dito? Kailangan lang, they really have to play it slow. Hindi pa naman sila totally out dito given na nabasag yung base turret nila sa baba. They could potentially get a pick off. May immortality itong Akai na to. Pwede niyang, they could potentially get H2O sa backlane, pero pwede nilang simulan dito kay Exhort. Na parang eto na nga, pero ayaw ni Jay muna mag-lockdown dito. Decided to just back off. At mukhang ihintayin nilang muna nila yung 20 seconds dito sa ating Lord. Wow, NXP. Ginagawa nila dito, ro, parang binibait lang nila muna yung Onyx, eh, no? Oo, nabibait nila dito yung Onyx PH. And given that Rene J, he was totally farmed dito. Pumapansin mo nga kay DA niya rito, man, Jen, 303. Given na may mga time na naiipit na siya ni J, hindi pa rin siya namamatay. Oo. That's, you can see, na kulang sa damage dito ang side ng Onyx PH. Oo. And now, the Lord, mukhang susubukan na naman tong kunin ng NXP. Eto na ba yon? Eto na ba yung sinasabi nilang Rennie Change? Rennie Change! Pin-up na ngayon dito yung Zaman Force. Yung Lord kalahati na ang buhay dito at mawawala na din. Makukuha to ni H2O. Habang si Jay, the double ipit technique! Nagpaipit siya sa dalawa para maipit niya ito. Pero mawawala pa rin si Kyrie as James, nandito sa bandang likod. Yawi nandito na rin. Rennie J buhay para sa likod na rin. As Lar will go for the Detonus welcome. Si James ang target, pero walang nauntog dito. Si Rennie J pa nga yung nauntog, pero Rennie J going in with the Zaman Force. Pero nako, walang nagkapatayan. Walang damage output. Sabi ni Hate, magpupusha lang ako sa gitna. Rennie Change, maapulado na siya. At si Hate, tutusukin pa siya dito. Pero niligtas James! Ni James. Hindi ka makapag-Rennie Change dito. Sabi dito ni Hate. Meanwhile, nandito si Iyaknu. Napakakunat. Grabe ang puti ng buhay ni Iyaknu. Parang siya. Nakaglutadong. Oh my. Ang ganda ng pag-zone out ng tatlong members from Next Play. Talagang nakafocus lang sila H2 getting that Lord. They secured it. Pero yung counter-engage dito ng Onyx PH, mapapansin mo pagkakinulang na ng burst potential dito ang Next Play, eh, hindi na nila mapatay yung mga members ng Onyx. At nawala din kasi si H2O dun, eh, men. The double ipit sa other. The double ipit mula dito kay Jay. Yun lang pala ang iniintay. Minsan ka lang makakita ng ganong double ipit, eh. Pero sabi dito ni H2O, kaya ko rin niya, knock up mula dito kay Yahweh. Libreng purple para sa NXP dito, and the Lord will save NXP doon sa potential death push na gustong gawin sana ng Onyx Philippines. Jay, once again. Mukhang reset to. Muna man, Jane. Yes, secured ng Lord yung NXP, pero na-clear naman lahat yun ng Onyx PH. And as the time goes by, mapapansinin mo, man, Jane, ala, dikit na dikit pa rin to. This might be a 4,000 lead in the side of NXP. Mm-hmm. Pero at this point, gold doesn't matter. May ipit na naman si Jay. Nako, pero mag-isa si Jay dito. Immortality. Gumawa siya ng sandwich, pero wala atang kakain dito. Nako, pumasok na si Iyak. Mag-isa, pero si H2O pulado na rin. Kalahati, meron mo siyang traceless out. Single, double. Oh! Pero may flame shot mula dito kay the future Kyrie. Habang tumatakbo na rin si Iyak, no. Rennie J, siya lang mag-isa. Oh no, Rennie J na paggamit ng Purify. Hindi na ako si Rennie J. Ako na si Rennie Change. At ginawang ipis ang dinosaur. Rennie Change will actually take one down. 50 seconds si Dlar dito. Pero sabi ni Kyrie, ako talaga ang tunay na pogi. Kyrie with the burst down. Sabi ni Exhort, teka lang ha, ako talaga ang tunay na mage god. But still, may counter go mula kay Hate dito. At tuloy-tuloy pa rin ang laban. 2 versus 3. May sipa ngayon si Yawi dito. Ang kunat ni Yawi, pare. First kill lang. Slam dunk mula dito kay Iyaknu. At si Iyaknu, pindot-pindot lang ng second skill. Ito na. Ito naman, G, nararamdaman na natin dito ang difference ng sustain lineup coming from Onyx PH. Oh. More specifically kay Iyaknu. Wala nang ma-burst, wala nang burst damage dito ngayon ng NXP pagka wala si H2O. Yun nga eh. Laging tinatarget si H2O dito. At sinong tumatarget? Si Hate. At tignan mo yung score ni Hate. 4-4-4, pare. Well, nakabawi. At this point, hindi na nagmamatter yon kasi nabawi na ni Hate ngayon, na-build niya na yung dalawang defensive item niya. That's one of the reason kung bakit nakakapag-sustain na siya ngayon dito sa laban. Ang pinakamahalaga rito for the side of Next Play, it's H2O and as well with Rennie J. Pag wala yung dalawa na yan, kapos sa damage ang NXP. Meanwhile, totoo.
for Onyx PH, hindi nila kailangan ng todong damage eh. Yeah, kailangan lang nilang hindi mamatay. Kailangan lang talaga. Alam mo, ang tagal din mamatay ni Iacno. Si Kuya Dlar ng Dlarmy, ang tagal din mapatumba ang kunat dito ni Dlar kung iisipin mo. And man, kung magbibigay ka ng isang ex-player, si The Future. The Future. Si Kyrie. Oo, eh nakita mo kanina yung flame shot niya na tumapos kay H2O. And right at this point, nag-respond na yung pangatlong Lord. And confident na ngayon yung Onyx PH dito given ang kukunat na ng mga members nila. Oh! Si Dlar ang tinatarget dito pero may lumipad na dinosaur lang. Dlar, babalik siya dito ngayon. May push na gaganap sa bottom lane. Magpapakita si James dito. Alam na to ng Onyx, Rob. Kailangan mag-back rito ng next play eSport. Pero kailangan rin na mag-ingat as Jay could get another pin down with the Hurricane Dance. Yawi, naghahanap siya rito ng pico. Pero ito, crucial to, Manjin. Itong pangatlong Lord na to. Kasi sasabayan na talaga to ng Onyx PH. Hindi na nila bibigyan ng libreng Lord ang NXP. Rob Luna, nabanggit natin kanina yung parang round 1, round 2 nitong laban na to. Ngayon, nandito na tayo sa round 12. Nasa 12. TikTok timers na tayo at crucial na lahat ng laban. Tama ba? Eksakto. Yung 20 minutes, pag pumutok yan, matagal na. Pwede ka nang mag-status kung anong nangyari. Ay, patay. Altab ka muna. Kahit walang ganun sa cellphone. Pero ito ha, titignan mo. Paano ba ang positioning dito ng NXP? For the side of Onyx PH, meron silang mga frontline. Kay Jay, kay Dlar. Pero yung positioning dito ng NXP, this is good as well. Kasi nag-bounty shocker sila ngayon. Alam nila kung saan nakapwesto rito ng the rest of the member of Onyx. Oh. Pero si H2 sa side lane and Renny J, pero mukhang mapipigod ba nila dito si Iacno? Iacno, ako tinatangke yung dalawa ang kunat ni Kuya Iacno. Si Exhort ang kanyang main target dito, pero nawala si Dlar doon sa batang gilid. Iacno will actually help Kyrie to get one. Pero one for one exchange. Naglo-lord na sila H2. Sina H2 tsaka si Renny Change. Naku, nag-tiktok na sila sa loob ng Lord. Meanwhile, si Yawi nandito. Attacking 2, attacking 3. Makakapag-dodge dito si Kyrie. Meanwhile, nagkaiwala yan portion. Renny Change will slay hate. At ngayon 2 versus 4 ang mangyayaring laban. May minions doon sa bottom side at mukhang libre na tong Lord na to para sa side ng NXP. Tignan natin, Rob. Grabe, it all came from Exhort. Hinatak niya yung mga members doon ng Onyx PH para mag-react, pero hindi pa yata tapos to. Expert Exhort using his expert experience para makuha itong Lord. NXP is definitely leading na, Rob Luna, 15-12, at may libre pang Lord sa baba. Undoubtedly leading na talaga dito ang NXP. Itong Torres sa gitna, isang buga na lang yan, Kuya Manjin. And kung papansinin mo, ha, ganito kalaki yung lead at this point ng NXP. Even Exhort, nagbuild na rin siya ng Genius One. One of the reason kung bakit kahit yung Barats and even itong Akai, nasasabayan na nila with the damage. Pero ito, ha, pasok dito, Jay! Okay! Jay, may ipit na magagawa dito at sino mamaburst nila? Ayun, si H2O na pakakabili pa lang niya ng Winter Junction. Pero hindi niya yung nagamit. Habang yun, Lord nandito sa baba ngayon. May kagat ng pumula kay Dlar, pero nako, wala siyang makukuha. Renny Change, tatakbo na. Yung Lord ang main target ngayon ng side ng Onyx. Pero Iacno, nako, Melee Rock. Melee Rock lang. Oh, slam dunk. Renny Change ang tumatakbo. Takbo ko yung Renny Change. Meanwhile, nandito si Exhort, nandito si Yawi for the backup. Knock up mula dito kay Yawi. Jay, Iacno, pindot lang na second skill, pare. At may Cyclone Eye pa. Grabe ang kunat itong Esmeralda. Hindi mabiyak si Iacno saving Onyx dito sa potential loss ng game. Paano mo bibiyakin yung ganong kakapal na shield, Manjin? Halos kalahati ng buhay niya. And sino mag-cancel nun? So, kunat na ngayon ng Esmeralda at walang burst damage ang NXP para mahuli. Yung puti ni Iacno, ito yung puti ng classmate mong sobra yung pulbos nung high school eh. O kaya yung todo kong makapilter na halos nabubura na sa picture. Ibang klase, Iacno. The savior of Onyx right now. Meanwhile, Jay will use the flicker para makaget out that. Oh, mahuli ata dito si Kyrie. Kyrie ang main target. Siya ba mawawala? That is the second death para dito kay Kyrie. Meanwhile, lima pa rin ang nasa side ng NXP. James, mapapatakbo na. Ayun na yung champ stance. Nako, nabitin pa. Nag-grow siya as a player. Meanwhile, nandito si Exhort sa banang gitna. Naliligaw na ang Onyx. Sino ba ang main target?
Sino pa ang magiging focus fire 16 to 13? Nagkakaligaw-ligaw na ng mga skills from Luna. Oh yes. Sabihin na natin na hindi kayang i-brace down kagad dito si Iyakno. Pero yung overall team fight dito ng next play, kasi kailan lang ba kumakapal ang shield ng isang Esmeralda pagka meron siyang nasasayawan? Oo. Diba? Tapos pwede niya gamitin yung Frostmourne shield. Pero mamaya na yun, Manjin, dahil gusto na yata basagin ng NXP yung Dory dito sa taas. Yung dinosaur ang gusto nila dito, si Kuya Dlar. Meanwhile, lipad para kay Exo dito, pero tignan mo ang buhay ni Iyakno. Si Iyakno lang ang tinitignan ng camera dito at nakita na yon ng NXP. Nakakasayaw pa rin. Sayaw Kikay! Sayaw Kikay! La 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 la! Oh! Wala rin siyang damage eh! Kahit gano'ng grabe yung sayaw niya! Wala na nga siyang mana, sumasayaw pa rin! Ibang lahas eh! Kumbaga kumanda na yung Viva Hot Beams! Wala pa rin, bitin pa rin! Siya'y bitin pa rin! Sipa mula dito! Kay Yawi, Iyakno, mabubuhay pa ba siya? Hindi na ata! Yun na nga yung inihintay ng NXP! Oh. Pero another 3-point shot mula kay Kyrie! Takbo, NXP, takbo! Again, Iyakno! Oh, greatest games, Kuya Manjin! Grabe! We are already approaching the 30-minute game. Ito na yung pwede ka nang magkape. Si Iyakno, magkakape na talaga yan. Ayaw, 50 seconds. Exhort 60, isang minuto. Isang minuto. Makakapagtimpla ka pa ng kape sa Hydro Flask. Oo. Oh my. Bayad na bayad. Si Kuya Manjin. Grabe, man. Legit, pwede mong gawin yan. Pwede oh, talaga. Pwede. Tapos ang maganda pa dyan, hindi pa basta ang nawawala yung lamig at init niyan. Pero speaking of init, mas mainit ang ating mga manonood dahil excited din sila. Paano ba tatapusin to NXP? Ang hirap, hindi ko rin masabi pare. Yung camera doon na lang nakatuto kay Iyakno eh. Ang dami nangyari mga laban nun sa gilid-gilid. Pwede rin kasi, napakadali nun kasi hindi naman siya namamatay. Di dyan mo na lang itutok sa kanya. Ikaw na lang maglaro. Ikaw na lang maglaro, Iyakno. Parang ganun eh. Pati yung NXP eh, no? Pari NXP. Huwag nyo na-atake nyo. Layo. Si Iyakno. Itong Esmeralda na lang. Ganun na yung nangyari. Men, pang ilan Lord na ba to? Pang-apat na ata to eh. Pang-apat na Lord na to, Kuya Manjin. Sabi ni H2 rito, pagod na yung pana ni H2, kakapatay ng Lord eh. H2 nyo pagod na eh. Oo, isipin mo tatlong Lord na secure ni Kuya H2. Ibang klase, mga kaibigan. Pako nata ng laban dito. Saan? Ang taas ba ng pera nila? 88K. Oo nga. Remember, Onyx lagi ang may matagal na game. Since season 5, ganito yung characteristics ng Onyx. Sanay sila sa mga long drawn games. Sanay, no? Sanay. Kumbaga, yung mga kamay niyan, it's built na maglaro ng ML ng mga straight 8 hours. Oo, sanay diba? Na sa pasma yan eh. Kumbaga eh. Oh my. This is one hard game for both of the teams. Hindi pwede mamatay dito. Dlar, ni-nerd-nerd. Ngayon, si Exhort. Naku, pero hindi ito mamamatay ka dito. Winter Johnson. Okay. Exhort. Mag-Winter Johnson ka for risky plays. Exhort, mabubuhay ba ngayon? Habang napakaganda ng yakap ni Yawi dito. Habang si James mukhang magkakaroon ng flank. H2O, mapapapak dahil merong Zaman Force. Ngayon, Yawi! Nice kick mula dito kay Yawi. Si Dlar may target. Dlar pero makunat pa rin talaga yung dinosaur. Habang Iyakno! Ayan na naman! Ito na naman. Nasaan yung camera na kay H2O? Pagod na si H2O. And kaya, ayun! Oh, 90 no. Seconds down! Legit, pwede mag-TikTok ngayon si H2O. Pwede siya mag-altab comment muna siya sa YouTube niya. Pwede. Pwedeng-pwede niyang gawin yon, Manjin. At nagsimula yon kay Exhort. Pinasok ng Onyx PH from the Detonas welcome ni Dilar. Pinilit ni H ni Hate na patayin si Exhort to the point na out na, nawala na sa position si H2O. Oo. Men, eto ha. Tatlo ngayon ang buhay sa NXP. Eto na ba? Ready change na ba to? Ito na ba, ready change. Tinitignan na. Nainanap, James. Ito na yung boksingero. Boksingero, triangle formation sa NXP dito. Pero ang Onyx, lima pa rin. Sipa mula kay Yawi para kay Kyrie. Pero merong retribution ang Onyx dito. Oh! And for sure, kanino pa naman na mamapupunta? The future will get that Lord. Habang may ipit dito, si Jay kay Renny Jay. Jay ako, Renny Jay ka. Mas maganda yun, sabi ni Jay. Pero sabi dito ni Hate, si Yawi ang kanyang favorite. Nanakawin kita, Yawi. Takbo, Yawi, takbo. Nako. Limang hero ang buhay pa rin sa Onyx Philippines.
Grabe, Rob Luna, 30 minutes na yung laro. 30 minutes yung laro. Tingnan mo yung dead timers ni Awi. Isa't kalahating minuto, aabot pa naman dito si H2O sa pagdating ng Lord sa kanilang base turret. At this point, Manjay, hindi na halos nagmamatter yung mga item kasi luck item na silang lahat. Oo. 100,000 para sa side ng Onyx at NXP. Ang malaking tanong na lang is paano sasagot, paano didepensa rito ang NXP sa Lord na to? Madepensahan kaya ng NXP to? Wala si Yawi. Nagkakapi pa. Isang minuto pa para kay Kuya Yawi. Oh no. Pwede pa siya mag-shoot ng vlog eh. Pwede. Pwede talaga. One Take Productions. One Take Productions. Guys, guys. Guys, shut up sa ako guys. One minute guys. One minute, one minute. One minute, one minute guys. Kaping mainit. Kaping mainit. 17-17, Onyx Philippines. Renny Change! The comeback is real. Renny Change, pulado siya ngayon. Mounting Shocker. Ito yung point, Manji, na hindi ka na talaga pwedeng mamatay. And right at this point, 30 seconds, aray. Wala pa rin si Yawi. Aray ko na, ibasag ang baba. Onyx Philippines. Laging ganito yung games nila. Triple knock para dito, of course, sa side ng NXP mula kay James. Pero look at this! Exoid pumasok sa lima! Pumasok walang malakas sa marami! Oh no! Nakipag one-on-one sa lima! Exoid! 100 seconds down! Soldier down! Soldier down! Sabi dito ng NXP, and magkakaroon tayo ng timeout. Onyx Philippines, pare, laging ganito yung games. Mainit, mainit. Saka mahirap yung 1v1 sa lima. Mahirap yun, hindi pwede yun eh. Hindi pwede yun. Pero, kidding aside, ang tagal na mabubuhay dito ni Exhort. Kakabuhay nga lang dito ni Yawi. They had a good defense kahit papaano. Mapipick up pa nila dito yung Lord. Pero, lahat ng minion wave naka-push or naka-shove ngayon sa mga sa base. Sa side ng Onyx. Ng NXP. Ay, oo. Pero, well, pwede naman natin sabihin na pantay lang dahil yung mid and bottom turret ng Onyx PH, eh, basag na rin naman. Kaso ang problema... My Lord. Yung draft... Di, wala na. Ah, wala na. Patay na yung Lord. Wala na. Hindi ko na nakita eh. Yung draft kasi ng Onyx was designed to sustain. Etong ganito, yung talaga, create sila para mag-sustain. Oo, kumbaga, in terms of the creator, ipinatagal yon ng ganito. Kumbaga, hinubog ng panahon na patagalin ang laban para dito lumabas yung power spike ng draft nila. Kumbaga, yung ginagawa yung draft ng Onyx, yung nagda-draft, binuhos niya, nagbuhos. Buhos siya, sabi niya, early game, buhos siya, sustain, ganun. Sustain. Barats. Barats, late game, ganun. Ganun. Lahat talaga. Lahat. Ang unati. Pang late game. Well, isipin mo naman si Kuya Iyak, 30 minutos nang nagsasasayaw. 30 minutos, pindot-pindot lang second skill. Second skill. Dalawa yun. Cross moon shield, saka yung ano, yung sayaw-sayaw. Gumaganong-ganon siya. Pinapalo na sila nung, ano ba tawag doon? Shoal ba yung tawag doon? Basta yung tela. Yung tela. Punit-punit na nga yun, pero laban pa din. Paano yung sayaw ni Esmeralda? Gano'n yun? Gabi sumayaw. Nawala na ako. Gano'n ba yung sayaw ni Esmeralda? Gano'n yung sayaw ni Esmeralda, di ba? Parang nagdadabog na bata. Gano'n. Ayan. Legit, men. Nagsawa na si Iyak no eh, no? Ayaw. Tsaka, buti ito pa yung ano eh. Yung Esmeralda na kalahati na lang yung puti eh. Dati kasi puno yan. Oh my. Mukhang tapos ata ang laban dito, Rob Luna. Sabog ang mukha ni H2O. 4 knockups para dito sa NXP. Let's see. Nasaan yung damage output nila? Na kanino? Wala, mga kaibigan. Sipa mula dito kay James. Pero Yawi makaka-pick up. 100 seconds para kay Hate dito. Meanwhile, si James. Ina-attacking ngayon si Kyrie. Kyrie, kiting. The kiting Kyrie. Kaya pa to, kaya pa to. Sabi ni Kyrie dito. Winter Trunch para kay Jim. Grabe talaga. Aim shot. Para dito kay Kyrie. And this is it. The final hurrah. Pero hindi. May depensa pa na magagawa ang side ng NXP. Pero mukhang tapos na. Onyx Philippines. What a comeback. Para dito sa game number.